bilang pambungad na awit. Purihin ninyo ang Panginoon, pakilay lang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isa't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Kilain ang kanyang ngalan, purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Araw ng mga banal, hilingin natin ang kanilang panalangin at matutunawa tayo sa kanilang halimbawa. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugtan niya, binubuli ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angkin, kapurian, Panginoon. Ikaw na nalulugluk.
sa amin. Sabagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesus Cristo ang katatasan kasama ng Espiritu Santo. Natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang kapayapaan sa mundo, lalo na sa Middle East. Magdasal natin mga tumutulong sa ating simbahan. Ipanalangin natin ang ating mga minamahal na yumao. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesu Kristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, inilalarawan sa atin ng pangitain ni Juan ang mga nagtagumpay na tagasunod ni Kristo. Sila'y mula sa lahat ng mga bansa at lahi at nagagalak sa kaharian ng langit. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglayang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit na puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatirapas sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, amen sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo?
Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, iligtas siya at pagwawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Juan na sa langit makikita natin ang Diyos ng harap-harapan. Makakamit natin ang pangitaing ito kung tayo'y magsisikap na mamuhay tulad ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga bahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng mga banal
All Saints Day. Sila yung mga banal na pinaniniwalaan nating kasama na ng ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan. Kaya naman isa sa mga major challenges ng pagdiriwang na ito ay ang sa tulong ng Diyos ay maging banal din tayo upang sa tulong ng Diyos palang araw ay makasama rin natin sa langit si Kristo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong mga banal, mga santo at santa ng ating inang simbahan. Upang iparamdam sa atin, kumbaga, na ang kabanalan sa tulong ng Diyos ay abot kamay lang. Sila yung mga modelo natin sa pagkakaroon ng isang malalim na relasyon sa Diyos and therefore sa pagpapakabanal. Yes, pinakamagandang modelo ng kabanalan ay walang iba kundi si Kristo. Pero kung minsan may tendency tayong isipin na dahil si Kristo ay Diyos din namang totoo, may edge agad siya sa pagpapakabanal, sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. I mean, iba pa rin kung minsan sa isip natin na magkaroon tayo ng modelo na masasabi nating talagang tulad mong tulad kong nagkasala din naman, nag-struggle din naman, nadapa din naman. Lalong-lalo na kung yung nag-struggle na yan, nadapa na yan, nagkasala din naman na yan, ay tulad mong may asawa din, tulad mong may biyanan din, tulad mong may manugang din, tulad mong may mga anak din, tulad mong may mga kapatid din, tulad kong pare, tulad mong madre, tulad mong engineer, tulad mong sundalo, tulad mong doktor. Kasi automatically, nagiging mas personal. Na parang bang sinasabi ng mga santo at santang ito sa atin, kung nakaya namin sa tulong ng Diyos, kakayanin nyo rin sa tulong ng Diyos. Besides, walang ibang pinakamodelo ang mga banal na ito kundi si Jesus. Kaya, dadalhin tayo ng paghingi natin ng dasal sa mga banal na ito kay Jesus lang. Kaya walang masama dito. Ngayon, paano nga ba tayo magiging santo o banal sa tulong ng Diyos? Well, kung babasahin po natin yung ating first reading, ibinigay dito yung isa sa pinaka-characteristic ng mga banal. At ito ay sa Revelation 7:13. Ang sabi dito ay, "They are the ones who help survive the time of great distress. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Sa madaling salita, sila yung mga taong naghirap pero sa tulong ng Diyos ay nag-survive. Because, let's face it, ano ba ang pinakamatinding kalaban ng kabanalan natin? Sige nga, ng pagsisimba mo, ng lagi mong pagdarasal, ng pagpapakabuting tao mo, ng iyong malalim ng relasyon sa Diyos. Sige nga, ano ang pinakakalaban niyan? Eh di ba't paghihirap? Suffering. Naku, ang dami kong kilala. Laging nagsisimba, ang daming mga debosyon, nagkakawang gawa, puting tao, by all indication, may malalim na relasyon sa Panginoon. Eh ayun, namatay ang asawa na manglaw na, tinamad ng magsimba, kung nagsisimba man, lanang gana. Yung iba pa nga, nagtatampo, nagagalit sa Diyos, tinatilikuran ang pananampalataya. Basta isang major na paghihirap, isama mo pa dyan yung natalo ng big time sa negosyo, aluke, nagkasakit ng malubha, nawasak ang pamilya, niloko ng pinakamamahal niya,
Basta yung isang matinding blow ng paghihirap, yan ang pinakakalaman ng kabanalan natin o relasyon natin sa Panginoon natin. Tama? Parang hindi ka pa kumbinsido. Alam ko iniisip mo, yung iba dito, Father, ang kalabang ko sa kabanalan ngayon ay yung may number 2 ako eh. Father, ang kalabang ko sa kabanalan ngayon sa relasyon ko sa Diyos ay madalas akong manood ng porn eh. Porn addict ako. Nakapag-iisip ako ng malaswa sa kapwa ko. Lord, ang pinakakalaban ng kabanalan ko ngayon ay yung pagiging chismos ako eh. Lord, ang pinakakalaban ng kabanalan ko ngayon, yung galit ko eh. O yung pagiging materyaloso ko eh. O yung pagdadrugs ko eh. Yes, lahat ng yan ay kalaban ng kabanalan. Pero sinisigurado ko, kaya mong iwan ang lahat ng yan kung ang kapalit ay, Lord, huwag sanang magkaroon ng malaking paghihirap sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Tama? Iba yung paghihirap na ganun. Iba yung suffering na ganun. Iba kapag involved na sa paghihirap, sa matinding paghihirap, ikaw na at ang iyong pamilya. Ako, for one, nagpapasalamat ako sapagkat okay ang pamilya ko. Nagmamahalan kami, malulusog, walang ganong problema, walang mabibigat na problema. Okay si Mama at si Papa. Isa yan sa nagmomotivate sa akin na magpakabanal. Yes, sumasablay paminsan-minsan. Pero bumabalik din naman. At sa pagbabalik, eh nga ay mas nagpapakabanal sa tulong ng Diyos. Kasi I'm very thankful. Okay. Okay ang pamilya. Pero alam ko, hindi laging ganun. Magkakaproblema at magkakaproblema pa rin. May magkakasakit at may magkakasakit pa rin. May mamamatay at may mamamatay pa rin. That is inevitable. So, dapat naghahanda na ako upang pag dumating na ang bagay na ito, hindi ko sinabing upang kung dumating man ang paghihirap na ito. Notice that, I did not say, so that if this happens, hindi ko sinabi yon, ang sabi ko, so that when this happens, kasi mangyayari talaga yun, maprotektahan ko ang relasyon ko sa Panginoon. Hindi ako magalit, hindi ako magtampo. Of course, madaling sabihin, mahirap gawin. Easier said than done. Kaya nga, ang payo sa atin ni San Pablo, I'm sorry, ang payo sa atin ni San Pedro sa 1 Peter 4 verse 1, since Christ suffered in the flesh, arm yourselves with this attitude. Ano bang naging attitude ni Kristo sa paghihirap? Sige nga, tinakasan ba niyang paghihirap? Pinagaan ba niya ang kanyang paghihirap? At naggalit ba siya or at least nagtampuman lang sa Diyos dahil sa paghihirap? Hindi! Niyakap niya ang paghihirap for the sake of God, for the sake of the kingdom, and have survived. So ang sinasabi sa atin ni San Pedro, arm yourselves with that same attitude, with that attitude of Christ. And if that happens, no suffering can put us down. Tandaan po niyo yan. Parang ganito lang. Edwin, kasi diba, ang sabi, arm yourself. Ito po sa Bible ay isang military term na parang sinasabi, lagyan nyo, put on an armor for protection. Maglagay kayo ng armor for protection. Alam naman natin, pag nakasuot ka ng armor, protektado anumang bagay na cover nito. Right? Eh dahil mahirap mag-produce ng armor, kagabi, nag-text ako, sino may helmet dyan? Bigyan ako ng helmet.
Parang ganito. Ito, protection saan? Sa ulo. Ha? Ganito lang. Wait. Aray. Ba't may puwit? See? Diba? Kapag may armor tayo ng attitude ni Kristo that we are facing and embracing suffering for Him, for God, for the sake of the kingdom, na tayo'y naghihirap dahil tayo'y sumusunod sa Kanya, lalong-lalo na sa halimbawa niya at sa utos niya noong nakaraang linggo na tayo magmahal sa ating kapwa. Lagi kong sinasabi, kapag nagmamahal tayo, mas maghihirap tayo. Kasi yung paghihirap ng minamahal natin, aakuin natin sa atin. Kapag ganito ang nasa mentalidad natin, ay walang suffering ang gugupo sa atin. Hindi na tayo magtatanong, bakit nangyari sa akin ito? Wala naman akong inaargabyadong tao. Si Kristo, walang ni isang inaargabyado. Si Kristo ang pinakamabait na tao. Ang mga banal ay mga mababait na tao. Walang mga inaargabyadong tao. Hindi ka na magdududa. Mahal ba ako ng Diyos? Makapangyarihan ba ang Diyos sa halip? Hindi ka na magtatanong, hindi ka na magdududa. Sasampalataya ka pa rin, magmamahal ka pa rin, magtitiwala ka pa rin sa Diyos. Tingnan po niyo ang itsura ng mga banal. At kinokomment ko ang mga artists, ang mga taga-ukit ng mga ito. Yung itsura ng mga banal, napansin po ba ninyo? I'm sure ito ang isa sa mga tinitingnan ninyo eh. Yung itsura ng mga santo o santa. Hindi ba napaka-aliwalas? Napaka-free ng itsura? Napaka-relax ng itsura? Kahit yung mga pinahihirapan na, tulad ni San Sebastian, na pinapana na. At bakit ganyan ang kanilang itsura? Bakit walang tension? Bakit walang pangungunot ng noo? Bakit walang galit? Relax. Free. Maaliwalas. Because they have armed themselves with the attitude of Jesus. Hindi ito yung attitude ng masokista, ha? Ang attitude ng masokista, maghirap para maghirap. Enjoy ako sa paghihirap. Hindi ganun ang attitude ng mga banal. Hindi ganun ang attitude ni Kristo. Kundi yung attitude na, I will embrace this for the sake of the kingdom, for the sake of my loved ones, most especially for the sake of God. And God will help me. Ito yung parang naging attitude ni Jesus na ipinakita niya sa hardin ng Getsemane. Panginoon o Ama, kung maaari po sana, ialis mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Natakot din kahit paano si Kristo. Pero dahil alam niya na ang kalooban ng Ama ang pinakatama, pinakamabuti at pinakadapat, yayakapin niya kahit ang paghihirap. Again, we should arm ourselves with that. Sapagkat hindi naman nasusurpresa ang Diyos sa ating mga paghihirap. He won't be like, nako, teka, bakit nga ba nahayaan ko siyang magkasakit? Ay, bakit nga ba kinuha ko ang asawa niya? Ay, teka. Mga anghel, bakit niyo pinabayang malugi yan? Ay, teka. Nako! Dapat siyang manalo sa election. Ba't, nako, nako, ba't ganito? Hindi ganun ang Diyos. He knows what He's doing. He knows perfectly what He is allowing. And He is in total control of everything. Even our sufferings. Hindi niya tayo bibigyan
ng paghihirap o hindi niya iaalaw ang paghihirap na alam niyang hindi natin makakayanan at hindi niya tayo tutulungan. Hindi niya iaalaw sa atin ang paghihirap kapag alam niya ang paghihirap na ito ay walang maidudulot sa ating kabutihan. Indeed, tandaan nating hindi niya ipinangako na hindi tayo magsasuffer. Ang ipinangako niya, He will be with us, especially when we suffer. Hindi rin niya sinabi na magiging maliwanag, magiging maayos, magkakaroon ng sense para maintindihan natin ang lahat. Pero ang sabi niya, Romans 8:28, all things work together, even our sufferings, even our greatest problems, all things will work together for the good of those who love Him. We just have to trust Him upang maging relaxed din tayo, maaliwalas din tayo, composed din tayo, malaya din tayo, tulad ng mga banal sa kabila ng mga matitinding sakripisyo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samu sapagkat anak niya. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samu. Alam kong di ringkin ng Diyos sapagkat mahal niya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringkin ng Diyos ang samu. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong maunawaan ang mga nangyayari sa buhay ko, lalong-lalo na ang mga paghihirap ko. Especially yung mga paghihirap ko na hindi naman ako ang may gusto. Hindi ko ginawa, nag-iingat ako, nagpapakabuti ako. Bakit may mga pangit pa rin nangyayari sa buhay ko? Tulungan mo kong maunawaan, Panginoon, na ito'y parte, hindi lang ng pagiging tao ko, kundi ng pagiging anak mo, pagiging tagasunod ni Kristo. Dapat, na-expect ko na rin naman talaga ito. Pero Panginoon, patawad kung minsan nahihirapan lang din, natatakot lang din. Tulungan mo. Alleluia! Alleluia! Bihin ng Diyos! Alleluia! Alleluia! Masalamat ang Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papapayaan. Paniwalaan natin sa Alleluia! Umihin ang Diyos! Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat Siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi lagi, pero sa huli, laging may mabuting mangyayari. Sa taong nananatiling mabuti, yan ang helmet, yan ang armor na ilagay mo sa katawan mo, sa pagkatao mo,
Hindi natutulog ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kapag yan ang nailagay mong helmet sa katawan, walang problema ang makapaglalayo sa'yo sa Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Langit tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming mga alay sa paghahain namin bilang pagkaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkalubong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa kalangitan.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamayan sa manlalungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, natitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon'y natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamat. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumawa. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng halugod-lugod sa iyo, mga ipagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama, kasama ng mga banal, umawi tayo ng papuri at pansalamat sa kaniya. Sa langit ka, sambahin.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tigapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa lalo na sa aming pamilya. Ano man po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong ngayon pa lang ay Kanya nang inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng lahat ng mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin, alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling pusila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha'y pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalat, tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain tayo kasamang ating mga minamahal na yumao. Pagpalain ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Art. Alalahanin natin muna ang ating mga minamahal.
Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Mga anghel, mga banal, lahat kayong nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Sa ilaw na wala hanggan, kapayapaan, kailan may pagkamti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin muli sa iyo ang aming mga minamahal na yumaong. Huwag niyo po silang pababayaan, pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan, dalang po ng kanilang kahinaan. Manatili niwa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli sa paraiso, magkikita-kita muli tayo. Samahan muna kayo ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Paalam muli sa inyo, mga kapatid naming pumanaw. Apas sa piling kayo ng Poong May Kapal. Ang pagmamahal naming lahat, ang pag-aalala naming lahat, pagdarasal naming lahat, ang aming pasalamat. Lalong-lalo na ang pag-ibig at awa sa inyo ng Diyos ay lagi niyong baunin sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. In your pain.